Pagbasa sa aklat ng Henesis, Kabanata 21. Ang kapanganakan ni Isaac. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako ayon sa panahong sinabi ng Diyos. Si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin." At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunmay, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salusalo si Abraham. Pinalayas si Hagar at si Ismael. Minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping iyan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan, kay Hagar, ay magkakaanak din ng marami, at sila'y magiging isang bansa, dahil anak mo rin naman si Ismael." Madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagalagala sila sa ilang ng Berseba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mangangaso. Ikinuha siya ng kanyang ina nang mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Picol, pinuno ng hukbo, at sila'y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati na ang aking lahi. Kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin.
at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon. Nangangako ako, tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, "Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. "Anong kahulugan nito?" tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na sa akin ang balong ito. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa." Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Pilisteo si Abimelech at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila'y nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahon na nirahan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo. Kabanata 22. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham, narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano yun, anak?" Tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon," kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham." "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.
Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Ang mga angkan ni Nahor. Hindi nagtagal na balitaan ni Abraham na si Milka ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor. Ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hos, sumunod si Bos, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka ayon sa pagkakasunod-sunod ay sina Kesed, Hazo, Pildas, Jedlaf at Betuel. Si Betuel ang ama ni Rebecca. Ito ang walong anak ni Nahor kay Milka. Karyoma na asawang lingkod ni Nahor. Naging anak naman niya sina Teba, Gaham, Tahas at Maayka. Kabanata 23. Namatay si Sara at bumili si Abraham ng libingan. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Pakiusap niya, ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, kinikilala ka naming isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili. Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol dito, ko ililibing ang aking asawa. Tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron na anak ni Zohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Makpela. Upang ito'y gawing libingan, babayaran ko siya sa hustong halaga. Nagkataong si Ephron ay kasama na nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat. Hindi lamang ang yungib kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naruroon at sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat. Kung maaari pakinggan mo ako, bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa. Sumagot si Ephron kay Abraham, 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan, basta't paglibingan na ninyo. Nagkasundo sila sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak
ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupang iyon ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron, ang lupa ngang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Heteyo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. Ika-24 na kabanata. Nag-asawa si Isaac. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw mo pong sumama nang mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papupuntahin doon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking ana. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ang alipin ng 10 kamilyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panrigalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamilyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing nagdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon.
Pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makinom?" "Aba, opo," sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila." Isinali niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ang dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at dalawang pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, "Sino ba ang iyong mga magulang? Maari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop." Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kaniyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga anak ng aking Panginoon." Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kaniyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaruroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang mga pulseras na suot nito, nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, "Bakit nandiyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo." Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." "Sige, sabihin ninyo," sabi ni Laban. Ganito ang salaysay niya, "Ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kaniyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sara ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angka ng kanyang ama, ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin.
Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin, dumating nga si Rebecca, napasa ng isang banga, lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Bethuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuutan ng mga pulseras sa braso. Pagkatapos ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanan ito. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Bethuel at Laban, dahil ang bagay na ito ay mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon, ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig nito, ang alipi ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nito si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos ang alipin at ang mga kasama nito'y kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit hinihiling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng isang linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ang magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berlahay Roy. Nang magtatakip silim, siya ay namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah sa kanyang ina at ito'y naging asawa niya.
Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ika-25 kabanata. Muling nag-asawa si Abraham at ang pangalan ng babae ay Ketora. Ang mga anak niya rito ay sina Semran, Joksan, Medan, Midian, Esbak at Suwa. Si Joksan ang ama ni Seba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Litosim at Liomem. Ang mga anak naman ni Midian ay sina Epha, Epher, Enoch, Abida at Elda. Lahat sila'y buhat kay Ketora. Kay Isaac ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ilang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Namatay si Isaac. Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. At inilibing siya ni Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Heteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer Lahai Roi. Ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Ehiptong alipin ni Sarah. Si Nebaiot ang panganay. Sumunod si Kedar, Abdiel at Mibsam. Sumunod si Mismah, Doma at Masa. Pagkatapos ay si Hadad, Tema, Hetur, Nafes at Kedema. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca, anak ng dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, "Kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako nabubuhay?" Kaya't siya'y nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, "Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid." Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Esau at sa
kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang putahe. Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait, uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatang bilang panganay.